Tignan mo, pinangalan ko sa yung bago kong ginawang children's book. The Adventures of My Mai! Oo nga, Daddy. Kamukha ako nga. Daddy, gusto ko po si May Mai. Ah. Bibigyan niyo po ng powers. Yung powers? Mabilis tumakbo, mataas tumalon. Pagkatapos, kahit magpatintero siya, mag-agawan days, o kaya maghabulabulan, lagi siyang panalo. Wow! Halika. Ay, amo. Ilalagay ko yun sa kwento, ha? Opo. Ay, nako, Vince. Alam mo, tong anak mo, pareho mo. Malikot ang imagination. Alam mo, anak, baka naman, paglaki mo, magiging children's book writer ka rin tulad ng daddy mo. Yeah. Okay lang po yun, mami. Okay lang po maging kagaya ko si daddy. O kaya maging kagaya ko si mami na teacher. Kasi po, idol po kayong dalawa eh. Kaya po kapag bakasyon, sasali po ako sa palaro. Mm. Ipapanalo ko po ulit yung street natin. Para pong nung bata pa kayo, ito. Patingin mo. Whoa. Oh. Ang sena itong mga panahon na to, no? Walang nakakatalo sa atin. Ako, totoo yan. Taon-taon tayo nananalo. Mm-hmm. Pero anak, paalala ko rin pala sa'yo, may-may ha. Mamaya ako makukuha yung report card mo. Ang usapan natin, makakapaglaro ka hanggang gusto mo kapag pumasa ka. Ha? Ayoko nang bumabagsak ka. Ayoko nang nagsa-summer classes ka, ha? Tulad ng last year. Opo, mami. Opo, natatandaan ko pa naman po yung tinuro niyo sa akin eh. Sigurado po ako, papasa ako. Yay! Mwah! Yan! Mimay! Mimay! Laro na tayo! Ay, nandiyan na po pala si Apple. Sa totoo lang, nahirapan ako sa final exam natin. Nagpalusot na lang ako, kanila mami at daddy. Tsaka para hindi na rin sumamaan loob nila sa akin, lalo na si mami. Sure pa naman siya sa school natin. Pagkatapos, laging baksak yung anak niya. Siguro, kinahihiya na niya ako. Ano ka ba naman, May-May? Love ka kaya ng mami mo, no? At hindi ka niya kinahihiya. Alam mo, para hindi mo isipin na babaksak ka, may bibigay ako sa'yo. Ano yun? Ito! Ano yan, Apple? Tingnan mo, maganda yan. Wow! Ang ganda ng bracelet, Apple! Galing to sa beach outing namin. At di na siya basta bracelet. Friendship bracelet. Dahil mag-best friend tayo. Thank you! Thank you, Apple! Ganda! Kaya nga eh, no? Ang ganda. Girls! Bilisan natin! Baka mahawa pa tayo sa mga talonan ng 10th Street. Hoy, Jenny, ah, huwag kang mayabang. Isang beses pa lang kayo nananalo sa palaro. Alam mo ba, dati, nung bata pa ang mami at daddy ko, ang street namin ang laging champion. May-may, ang tagal-tagal na kaya nun. Kami mga taga First Street ang pinakamagaling ngayon. Kahit na anong village, talo namin. Kaya sigurado kong talong na kayo. Bye, losers! Tara na nga, Apple. Tawagin pa natin yung iba pa natin kaibigan. Magpa-practice tayo para sa palaro. Kailangan natin maibalik ang championship dito sa 10th Street para to kay mami at daddy. Tara na, Apple! Si May-May. Oo nga, Apple eh. Thank you ah. Kundi dahil sa'yo, hindi ako makakalusot. Siyempre gagawin ko talaga yun. Best friend kita eh. O sige, bukas naman ah. Tagu-taguan naman ang ipapractice natin. Ibabalik natin ang championship dito sa 10th Street. Sige! May-May, wala tayong magagawa. Kailangan mo mag-summer class para makapasok ka ng grade 5. Pero mami, kaya lang naman po ako bumagsak kasi yung katabi ko po sa classroom, malikot, magulo. Kaya po hindi ako nakakinig ng maayos sa lesson.
Maymay, tama na yung palusot mo, ha? Hindi to kasalanan ng classmate mo. Siguro, nagkulang ako ng pagre-review sa'yo. Kaya simula ngayon, araw-araw magre-review tayo, ha? Araw-araw? Eh, Mami, paro na po yung palaro. Kailangan ko po mag-practice. Mas importante ang pag-aaral mo. Yun dapat ang tutukan mo. Pumasok ka na. Sige na. Magbasa ka na. Magbasa ka na ng libro. Miski bagsak yan si Maymay. Kawawa naman kung pagbabawalan natin maglaro kahit konti. Vince, masyado mo nang pinagbibigyan si Maymay. Ilang beses na siyang bumabagsak. Kailangan na natin maging stricto sa pag-aaral niya para magkaroon siya ng disiplina. Alam mo, tama ka. Pero sana naman huwag naman sumobra yung pagparusa natin sa kanya. Eh, baka magrebelde pa sa atin yan. Alam mo, bata pa yung anak natin. Kaya parte pa ng paglaki yung paglalaro niya. Lalo, summer pa ngayon. Kaya sana bigyan na natin siya. Buti na lang, pinayagan ka pa rin ng mami mo sumali sa palaro, Maymay. Nakiusap kasi sa kanya si Daddy. Pero isang oras lang ako pwede makapaglaro sa isang araw. Gagawa ko ng paraan para mas makalaro pa ako ng mas matagal. Gagawa ng paraan o gagawa ng palusot? Huwag mo muna kasing isipin yung palaro, Maymay. Dapat pumasa ka sa summer class para magkaklase pa rin tayo sa grade 5. Basta habang wala ako hapon, ikaw muna ang leader ng team natin, ha? Sige. Tara, baba na ikaw. Sige. Uy, tigil muna kayo dito sa patintero. Taguan muna tayo para ma-memorize natin yung mga magagandang taguan dito sa village. Sige! Ikaw muna ang taya, Buboy! Sige! Pagbilang ko sa muna, katayo! Saan ka magtatago? Dito ako magtatago sa malaking bahay. Mas huwag tumiara ng bahay para mapagalitan ka. Hindi! Nakita ko kanina, umalis siya. Kaya wala problema. Sige, tago ka na! Tatlo! Apat! Ito! Walo! Isam! Sampo! Kakalaro. Aba, very good. Marami pa tayong oras para mag-aral. Halika na. Hindi mo ba alam ang mahal-mahal ng vase na yun? Ha? May nanak mo yun sa nanay at tatay ko. Mo kung ano mangyayari sa'yo, isusunod kita sa mga magulang mo, Apol, ng parusahan kanila. Kaya mga bata kayo, huwag kayo pupunta sa bahay ko. Naintindihan niyo, ha? Miss Manjola, Apol, anong nangyari? Eh, paano ba naman itong bata? Pumasok sa garahe ko, napasag ang vase,
tinaan na kanina po ako nagsasabi kay Mrs. Mingyola na hindi po talaga ako yung nakabasag. Naglaro po kami nila Maymay ng taguan. Eh, minarinig po kong ingay. Galing po kala Mrs. Mingyola. Eh, dun po siya nagtago. Eh, akala ko po kung napano na po siya. Kaya nagpunta po ko doon sa garahe. Di ba, Maymay? Di ba? Pumunta ka doon? Oh, eh, hindi. Nagbago na yung isip ko. Pauwi na nga ako sa amin eh. Kasi napagod ako. Tsaka nakasalubong ko nga yung mami ko eh. Di ba nagpunta ka doon? Huwag ka na magpalusot. Ikaw ang nagpapalusot. Halika na sa bahay niyo. Hindi po ko. Hindi ko nga po nabasag eh. Maymay! Kasalanan. Maymay, di ba best friend tayo? Di ba? Sabihin mo yung totoo. Buong bakasyon ako, hindi pinalabas nila mami at daddy, Maymay. Ba't inayaan mo naman ako mapagalitan kanina? Wala naman kasi ako dapat aminin, Apple eh. Tsaka hindi naman talaga ako pumasok sa bahay ni Mrs. Mingyola. Iyon yung sabi mo. Nakita-kita, papunta ka dun. Huwag mo nga akong sisihin dyan, Apple. Ayoko naman madami dyan. Isang oras na nga lang ako pwede makapaglaro. Baka tanggalin pa yun sa akin nila mami at daddy. Mag-best friends tayo. Kaya ako nag-alala, nung narinig ko yung ingay, akala ko kung ano na yung nangyari sa'yo. Yun pala ako yung mapapahamak. Alam mo, Maymay, puro ka palusot. Sana maparusahan ka din ng palusot mo. Simula ngayon, hindi na tayo mag-best friends. Alala ka kay Apple. Pero ganun talaga eh. Pag ikaw naman nakasira ng gamit ng iba, eh kailangan ka namin parusahan ng mami mo para matuto ka. Opo, Daddy. Naiintindihan ko po kayo. Siya nga pala. Sino yung kausap mo kanina? Yung restaurant po ng Pizza Pie. May delivery raw po para sa atin. Sabi ko po, baka nagkakamali sila. Pizza delivery po! Sorry, hindi naman kami nag-order ng pizza. Ay, hindi po kami na magkamali. Ito po exact address. Bayad na po ito. May resibo. At may party package pa to. Party package? Ito po yung pizza. Spaghetti. Chicken! Chicken. At there's one more. Ice cream. Ice cream! Sarap ito. Wala? Saan siya? Dahil sa limited lang ang oras natin, kailangang makinig na kayong mabuti sa mga lessons natin. Dahil ilang linggo na lang, magpa-final exam na kayong lahat. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, Maymay. Sumakit po yung tiyan ko, ma'am. Sumakit. May, bakit umiilaw ang bracelet mo? O nga, umiilaw. Ma'am, sumakit po okay. Talaga, ma'am. Okay, Maymay, you may leave. Salamat, ma'am. Aray. Okay, class, tumakit. Sumakit yung tiyan ko nung nagpalusot ako kay teacher na pupunta ako sa CR. Siguro din sa kinain ko ng pizza kagabi. Paano yung bracelet mo? Diba sabi mo kanina, umiilaw yan? Baka naman ibang klaseng glow in the dark yan. Glow in the dark? Maliwanag naman kanina. Siguro may nakatago lang bumbilyo sa likod na to. Bahala na. Tara, practice na tayo. Oh, sali na kami! Ako muna si Sipa!
sa CR. Uwian na. Bakit basang-basa ka ng pawis? Kasi yung tubig sa CR tumagas. Kasi yung tubo, kaya basa ako. Ay, Mai. Sa tingin mo ba maniniwala ako dyan sa palusot mo? Oo nga. Ano kaya nagkaroon ng tagas ng tubig dito? Dahil dyan sa bracelet mo yan, lahat ng palusot mo nakakatuo. Oo. Kasi kagabi, may dumating na pizza delivery. Kasi nung nagpalusot ako, na may kausap ako kunyari na pizza delivery boy, eh nagkatotoo. Pagkatapos, nung nagpalusot ako kay teacher, na mag-CR ako kasi kunyari, masakit yung tiyan ko. Eh totoo sumakit yung tiyan ko. Pagkatapos, nung galing ako sa paglalaro natin, nung pabalik na ako sa school, eh nagpalusot ako kay mami na nasira yung tubo sa CR. Alam niyo kung ano nangyari? Umapaw yung tubig sa CR at kasama pa yung janitor. Baka sinaswerte ka lang, Maymay. Hindi lang to swerte. May powers tong bracelet na to. Tsaka may ilaw pa nga to kapag nagpapalusot ako eh. Uy, si Apple! Uy, si Apple, oh! Uy! Saan kayo pupunta? Iyahan niyo sila. Iyahan niyo sila mag-usap. Tara! Apple, pwede ka nang lumabas ulit? Hindi eh. Inutusin nila ako ng mami ko. Kailangan ko na umuwi eh. Apple, nakita mo na bang umilaw yung bracelet mo? Pagkatapos, may kakaibang nangyari? Oh, nasaan yung friendship bracelet mo? Tinapon ko na rin, Maymay. Kasi tinapon mo na rin yung pagiging mag-best friend natin. Nakikipagbatila ko sa'yo kapag inamin mo ang lahat ng kasalanan mo. Na ikaw talagang bumasag dun sa base. Hindi ko nga kasi ginawa yun, Apple. Alam mo, ang mabuti pa, hanapin mo na yung bracelet mo. Kasi may powers yun. Kapag suot mo yun, magkakatotoo lahat ng palusot mo. Parang yung nangyari sa akin. Malay mo, matanggal yung parusa sa'yo. Hindi, makakasali ka na ulit sa team namin. Magkakatotoo yung palusot? Nag-iimpento ka ba ng kwento, Maymay? Maski na may power yan, hindi ko pa rin yung gagamitin dahil nagsasabi ako ng totoo. Sige na nga, uuwi na ako. Makikita mo, Apple, totoo ang sinasabi ko. At gagamitin ko ang powers na ito para siguraduhin na mananalo ang streak natin sa palaro. Ay, ay, teammates mo, ha? Doon lang kami. Sige po. Losers na kayo. Jenny, ito ba ang damit namin ang problema mo? Eh, hindi naman to ang uniform namin eh. Nanalo lang kami sa contest at ang napalalunan namin ay mga uniform. Ay, naku, may mo. Huwag ka nang mag-impento. Congratulations, my Mayayas! Ikaw ang nanalo sa contest namin para sa aming kumpanya. Dahil dyan, sponsoran namin ang 10 State para sa palaro ninyo! Ano ang uniform ninyo? Buti alam nyo, at sisiguraduhin ko mas gagalingan ko pa para wala kayong pag-asang manalo sa amin.
Alis-alis, chupi-chupi. Yaya, si Brownie! Okay, guys. Hawakan na yan. Ready? Get set? Go! Go! May gumana yung plano mo. Dahil na-distract si Jenny sa aso niya, hindi na siya nakalaro. Nanalo tayo sa last game! O, di ba? Sabi ko sa inyo, ganun lang kadali yun eh. O. Go! O, sige, punta muna ako sa mami at daddy ko, ha? O, sige, bye-bye. Baby! Tita, tita, pwede ka po bang makausap si Maymay? Nakita mo yung laro namin? Nakita mo yung laro namin? Galing ko, no? Galing ko. Maymay, nakita ko yung ginawa mo sa aso ni Jenny kanina. Nakita ko umilo yung bracelet mo. Oo, oh, iyon naman pala eh. Edi hanapin mo na rin yung bracelet mo para magamit mo na ang powers nito. Kailangan mo lang naman magpalusot eh. At magkakatotoo yun. Parang yung nangyari sa akin. Nang dahil sa bracelet na yan, nagbabago ka na. Hindi mo alam kung ano talagang kayang gawin ng bracelet na yan. Baka magkamali ka ng gamit. Kaya tumigil ka na sa pagpapalusot. Kubarin mo na lang yan. Ayoko nga. Dahil dito sa bracelet na to, nakakalaro ako kung kailan ko gusto. At hindi rin nila ako pinagagalitan. Kaya, pwede rin ako malaro sa palaro. Alam mo naman kung gaano ka-importante sa akin yun, di ba? Nawala na yung pagkakaibigan natin, Maymay. Ano pa bang kailangan mawala bago ka tumigil sa kakaisip sa sarili mo? Oh, ito na yung last practice natin bago mag-championship, ha? Kompleto na ba yung team natin? Oo, nandun sa kabilang kalsada. Maymay, ikaw na lang ang hinihintay. Sige, sige. O, kunin niyo tong bag ko, ha? Ops, ops, ops! Saan ka pupunta, Maymay, ha? Tatakas ka, no? Po. Ah, hindi po. Kaya naman po ako lumalabas kasi po. Tinitingnan ko po. May gulo! Ayan o, oh, ayan o. Oh. May gulo po, di ba? Ayan o. Oh. Oh. Hoy! Ganyan! Ano naman ngayon kung may gulo? Eh, nakita kitang umakit niya sa may bakod. Halika na sa principal's office para patawagan ng magulang mo at sa kanila ka nalang magpaliwanag, ha? Ah, wag po, wag! Kasi po, yung bahay po namin, nasusunog! Ha? Huh? Ng bahay, kaya nagkasunog. Wala kang kasalanan. Hindi po, Daddy. Hindi po, Mami. Kasalanan ko po dahil po yun sa palusot ko. Dahil po dito sa bracelet na to. Teka, teka. Anong palusot? Di ba pagsisinungaling yun, anak? Sorry po, Daddy. Sorry, Mami. Kasi po, lagi na lang akong baksak eh. Lagi na lang akong mali. Kaya po, gusto ko naman po makabawi sa inyo kahit konti. Kaya po, doon na lang ako bumawi sa palaro. Para matuwa naman kayo sa akin. Hindi yung lagi na lang kayo nagagalit. Anak, ang gusto lang namin mag-aral ka ng mabuti. Eh, para rin yun sa kinabukasan mo eh. Anak, paminsan-minsan, pag nagkakamali ka, huwag ka matatakot sa amin. Alam mo, mahal na mahal ka namin ng mami mo. Salamat, Daddy. Magpapalusot kahit kailan. Lagi na po ako magsasabi ng katotohanan. Pwede po ba natin dalawin ni Auntie Apple? Kasi po may nagawa ko sa kanyang kasalanan eh. Tita, Tito,
Sorry po. Ako talaga nakabasag ng vase. Apple, hindi ko naman sinasadyang ikaw ang magpagbintangan eh. Kasi takot lang talaga akong umamin. Baka kasi hindi ako makasali sa palaro. Alam ko naman kung gaano kahalaga sa'yo yun. Sige, maiwan muna namin kayo. Anak, pasok mo tayo sa loob. Apple, yun nga kasi yung kasalanan ko sa'yo. Lagi akong nagpapalusot. Katapos, puro nalang sinungaling yung sinasabi ko para manalo dun sa palaro. Pero ang totoong mahalaga sa akin, yung naglalaro tayo, yung nag-i-enjoy ako kasama ang best friend ko. Naiintindihan na kita, Apple. Sana magpatawad mo ko. Siyempre, Maymay. Parte sa pagkakaibigan na pagpapatawad. Tinanggap ko yung sorry mo, pati na ulit tayo. Ibig sabihin, mag-best friend ulit tayo? Thank you, Apple! Matapos ng lahat, natutunan ni Maymay na hindi magandang ugali ang pagpapalusot. Kailangan lagi siya masasabi ng totoo. Dahil maski anong pagkakamali niya, maiintindihan siya ng kanyang kaibigan at pamilya. Dahil yon ang ibig sabihin ng pagmamahal. The end. Ano mo ba? Kumuha akong inspirasyon yung kwento mo. At gaya ni Maymay dyan sa libro, alam kong natutunan na niya yung leksyon niya. Opo, Daddy. At pangako ko po, hindi na po ako magpapalusot sa inyo ni Mami. At sa'yo rin, Apple. Ay, may bibili nga pala ako sa'yo. Sa para sa'yo, ginawa ko yan. Very good naman, anak. Sisimula na po tayo. Nakakalusot.